Okay, itong pangalawang kaso natin. 700 na mga OFWs natin. Dami, sobrang dami. Na-scam sa halagang, listen to this, 160 million pesos. Wow! Ang inireklamo si Lenny Pagunsan Camacho. Kung totoo po itong reklamo, mapapatunayan, then siya na po marahil ang mababansagang queen of scammer. Reina ng mga scammer. Siyempre, meron yung isa na nasa kulungan na. Ooh. Ito siguro ang pangalawa. Okay, makakausap natin si Maria Antoinette Mendoza. Hello, ma'am? Hello, sir. Kayo po ay isa sa mga naloko nitong si Miss Camacho. Yes, po, sir. Ano po yung modus nito? Paano kayo naloko nitong babaeng to? Ma'am. Ganito po yun, sir. Meron po siyang CIL, company dito sa Thailand, Filipino Community Investment Loan. Okay. So, saan po pwede kayo magbigay ng shares sa kanya? Pwede monthly or weekly. Pag natapos nyo na po yung monthly ng hulog nyo, makukuha nyo po yung pera nyo plus 15% interest. So, very promising po talaga yung offer niya. Tapos, meron pa po siyang mga remittances and beauty product investment din po. Sa remittances po, mas mataas yung rate na binibigay niya kaysa sa banko po. Okay. Kung sa banko po, 1.5, sa kanya po, 1.70. Kaya po madami po talagang nakagat sa kanya mga promo po. And for 3 years po, smooth po lahat sa akin niya. Wala akong problema. Ngayon na po, natinangay niya na po yung mga pera na wala na po siyang bigla. So, for the first 3 years, okay yung takbo ng kanyang scam? Yes po. Okay. For 3 years po. For 3 years. At kaya po kayo nainganyo dahil mas mataas yung ipinapangako o ibinibigay niyang return sa inyong investment. Yes po. Kaya niya po lahat. Now, 700 daw po kayo, ma'am. Yes po, sir. Lahat po kayo ay dyan nag-work sa Thailand. Yung iba po, meron po sa Pinas, meron po sa China po. Ah, so magkakaibang lugar, meron sa Thailand, meron sa China. Po, iba-ibang lugar po yung mga nakaka-transaction ni Miss Lenny. Paano niyo po nakilala to? Through social media or siya mismo ang lumalapit, nagpresenta o meron mga agent ito? Paano ho? Madami po siyang agent here. And then po sa may page po kasi ang mga OFW dito sa Thailand. Doon siya nagpo-post ng mga advertisement niya. Tapos doon magpo-comment yung mga naging ka-transaction niya. O talagang legit yung kanyang business. Nagpapakita din po siya ng mga business permit. Registrado talaga yung kanyang business po. Okay. Madami po siyang patungan eh. Okay, so chine-check nyo yung kanyang business permit. Maayos yes, naman. Po. Okay. Maayos po. Picture po siya dito sa Thailand. Maayos and then... Ng proof of transaction niya, million-million talaga. Alright. Yun yung tinatawag na pinapakagat kayo. Ganun naman talaga yung scammer. Sa umpisa, pakagating kayo. And then kapag nakuha na po yung tiwala ninyo, kampante na kayo sa kanya kasi ilang beses na kayo nakatransact niya, then doon siya titirada. Yung sa tiradang yun, malaking pera ng hingi niya. Sa inyo po, magkano po yung na-scam? Sa akin po, ang naihulog po sa kanya is 113,000 baht po. Magkano po sa pesos yun, 113,000 baht? Kung i-convert po natin sa pesos, siguro po nasa 160,000 pesos to 170,000 pesos po. Depende po sa palitan. Ano po yun, yung ganong pera? Inihulog nyo ng one time o pautay-utay yung binigay sa kanya? Monthly po. Naghuhulog po ako ng monthly na hulog sa kanya. Meron din weekly. Kasi okay. Two types of investment po yung in-avail ko sa kanya. Monthly investment and then weekly investment. Okay, investment. Now, pasensya naman ma, kasi may mga times na hindi kita naintindihan dahil nga may problema konti sa audio. Now, yung pera ini-invest sa inyo, saan daw niya ini-invest? Kasi para makabigay siya ng return sa inyo, dapat ini-invest din niya yon. Anong sinasabi niya? Ano rin yung company niya? So, ang sakit niya po doon sa papel na ipinasa niya po sa amin, ginagamit niya ang pera ng mga donor sa FCIF para sa kanyang LPC online remittance services po. Lifestyle and beauty product distribution. Okay. FCIF travel agency. Okay, sige para po. Para sa Noid Books and Hostel daw po. Si Attorney Hans Kakdak ng OWA. Magandang umaga po, Attorney Hans Kakdak. Sir. Magandang umaga po.
umaga, Sir Rafi. Sa inyo mga tagapakinig, kapanood. Magandang umaga rin po. Thank you po, Attorney Kakdak. Sir, ito po yung ating mga OFW, Thailand and China, 700 po sila. Paano natin sila matulungan na na-scam po sila nitong isang Lenny Pagunsan Camacho na isa rin pong OFW? How are we gonna approach this kind of problem? Matulungan natin sila. Ang una-una po dyan ay kailangan ma-document yung pagka-biktima nila ng investment scam. In contact din naman po tayo with certain Filipino community leaders din sa Thailand. Baka pwede rin tayong makipag-touch base sa kanila para makalap yung mga sumbong reklamo na nakasulat. Tapos po tayo ay makikipagsangguni sa Securities and Exchange Commission dito kasi alam natin malawakan ng kumpanya nila sa mga investment scams. At pangalawa, sa DFA, dahil kung ang tingin natin batay doon sa mga sumbong reklamo ay wala sa Pilipinas itong salarin, ay we need the help of the DFA para siya naman pagsangguni natin sa law enforcement dyan sa Thailand. Posibilidad din ang NBI kasi yung NBI meron din Interpol contact yan sa Thailand. So, depende sa informasyon na makalap natin sa Rafi at actionan po natin doon sa kasabay ng mga tatlong ahensya na nagsambit ko. Ayun, very well said. Sige po, Attorney Kaktak, maraming salamat po. Kami po ay makikipag-ugnayan agad sa inyong tanggapan. Thank you so much, sir, Attorney. God bless po. Salamat po. God bless, sir. Kakausapin din natin si Attorney Gary Tungol ng ACCIS para yung ACCIS makipagtulungan din sa ating mga otoridad tungkol sa problema ito. Attorney Gary? Sir Rafi, yes po. Okay. Okay na kay O-Administrator Attorney Kaktak na yes, sir, tutulungan itong problema ng ating mga OFW. Ano naman pwede may tulong naman ng ACCIS dito para mapabilis yung proseso at makakuha ng hustisya itong mga OFW nating 700 sila? Yes sir, no, as part ng ACCIS, ang makukomit ko dyan is tututukan po natin itong 700 natin na OFWs kasi nga mukhang malala yung nangyari sa kanila. Ang gagawin ko po, first of all, Sir Rafi, is I will collect the proper information kasi if yung perpetrator o yung criminal is nandito sa Pilipinas, I'm confident mapafilan po natin yan ng large-scale estafa, which is a non-bailable offense po dito sa Pilipinas. And using po yung mga kaibigan natin sa CIBG, mabilis po natin mapapahuli itong queen ng mga estafadora dito sa Pilipinas, Sir Rafi. Eh paano kung nasa abroad to, sa Thailand siya ngayon? Ayan, kapag nasa Thailand naman siya ngayon and doon nangyari yung pangloloko, Sir Rafi, then makikipag-coordinate po kami sa Polo OWA para po siguro bumilis yung proseso. If Polo OWA needs any documentary requirements galing sa ating mga OFWs, kami na siguro ang sasalo doon, Sir Rafi. Kasi okay, ang mangyayari niyan, the case will be prosecuted doon po kung nasaan sila sa ibang bansa. Okay. Is it also possible, Attorney Garrett, na magpa-file tayo ng case dito sa Pilipinas dahil mga Pilipino pa man ito, Pilipino pa itong si Ms. Camacho, in yes, absentia, and then lalabas yung warrant against her. And pag lumabas ang warrant, then makikipag-coordinate yung mga otoridad natin dito sa Interpol para yung Interpol na will take over. And kasama na doon, kung na siya natuntun, yung extradition treaty i-impose para mapabalik siya rito. Tama po, sir, no? That's a good angle to take. Pero ang first po na gusto ko i-establish dito is saan ba yung venue ng crime na ganap. Kasi kahit online po to, but the person is residing here in the Philippines, then we can do that, Sir Rafi, makakapag-file tayo. Because sa criminal cases, where the crime happened is where it shall be prosecuted, Sir Rafi. Okay, sige. Attorney Garrett, maraming salamat. No problem, Sir Rafi. Thank you. Okay, Ma'am Maria Antoinette Mendoza. Yes po. So, hello po, ma'am. Ma'am. Sir, nalilinig po ako. Hindi po masyado. Pero ma'am, ganito na lang po. Alam ko na, papakinggan niyo po ako. Huwag niyo po ibababa ang telepono. Kakausapin po kayo ng mga staff, yung ACCIS po at yung pong OWA, si Attorney Garrett, saka si Attorney Kakdak, magtutulungan para matugis po itong si Lenny Pagunsan Camacho. Pwede ba natin mapakita ulit one more time yung picture ni Lenny Camacho? At habang pinapakita yung picture ni Lenny Camacho, okay. Ma'am, ano yung mga pangalan, aliases na ginagamit niya o company ginagamit niya, ma'am? Sir, yung sa mga names po ng mga kuha niyo po, sir. Ito po si March 4th, okay. Michelle A. Policarpio, Limadamin de la Cruz, Mary Fronda, Beaton Board. Okay, po. Okay, sige po. Huwag niyo ba ang telepono, ma'am? Kakausapin kayo ng mga staff. Paano kayo nadala nitong pangsascam po nito ni Lenny? Ano po yun eh? Through FB po. Pero hindi niyo po siya personal na kilala, ma'am? Hindi po.
po, ma'am. Kumbaga, bakit po napanatag yung loob niyo sa kanya? Bakit po kayo nagtiwala? Nagpa-legit, ano ba? Nagpa-legit check din sa mga members. Tapos doon, yung mga miyembro din, ano, nagsasabi na legit talaga siya. Saka, ma'am, pangalawang sali ko na kasi po eh. The last time nung sumali ako, naka-payout ako. Mm-hmm. So, before ako sumali dito, nagpa-remittance na din ako sa kanya. So, nagsisend ako ng pera. Wala naman nagiging problema. From remittance po, nag-try po ako mag-invest sa kanya. Magpo-post po siya ng mga, ano niya, proof of transaction, yung mga register ng business niya. Sa mga post niya, yung mga, ano din niya, customer, nagsasabi na legit talaga sila. Pero yung mga customer na yun, ma'am, after po ninyong ma-scam, nahabol niyo po ba sila or nakuhanan niyo po ba sila ng panig na, oh, kami this time, naloko na kami. Bakit sinasabi niyo legit pa din? Parang ganun, ma'am. Ano po kami? Kumbaga, pare-parehas din kami na biktima ngayon kasi nung the last time talaga, ngayon lang nagka-problem eh. Mm-hmm. Legit talaga. Nung una talaga, ma'am, nagpapakita siya na maganda ang intention niya tungkol dun sa... Yes po. Ano pa po yan, ma'am eh? Nagpo-post pa yan ng anti-scammer post. Tapos, gusto daw niya makatulong sa mga OFW dito sa Thailand. Nagpayaman challenge pa yan, ma'am eh. Nagpamigay ng 300 baht pa yan nung ano, kasagsagan ng ano, COVID. Pero ma'am, alam niyo po ba kung nasaan po si Ma'am Lenny ngayon, Camacho? Or meron po ba kayong alam na background, yung kumbaga family niya dito sa Pilipinas? Meron po ba? Ako po, personal, wala akong alam na background niya. Pero yung sa mga miyembro po, yung mga kapwa ko victims, sila po may mga information na po sila. So ma'am, itong si Ma'am Lenny, base po sa aming researcher, 2 years na po kayong nagpapadala sa kanya at wala naman pong naging problema. Recently lang po talaga. This last week lang po, August 31, yun lang ang nagka-problema sa kanya eh. Okay. Na, kaya may nag-post lang na hinahanap nila si Lenny kasi hindi dumating yung pera sa Pinas. So kami dito sa FCIL na miyembro, nabahala kami bakit siya biglang nawala tapos nag-deactivated pa siya ng ano niya, ng account niya. Okay. Kasi ma'am, syempre malaking pera din yung nawala po sa inyo, lalo na ma'am sa ibang OFWs po natin sa Thailand. Meron pa po ba kayong alam na na-scam po niya sa ibang bansa, maliban pa po sa Thailand? Yung isa po sa miyembro namin, nasa Wuhan siya eh. Wuhan, China po. Oo, okay. Nag-invest din daw siya ng FCIL, nasa grupo namin siya eh. Sige ma'am, ganito po, since lumapit din po kayo kay Idol Rafi para po matulungan kayong masampahan ng kaso si Lenny, we will make sure ma'am, ipapadaan po natin to ma'am sa mga kinaukulan ma'am para po makamit niyo po yung hustisya ma'am dito po sa pagsiscam po nito ni Lenny. Pero ma'am, ang gusto ko po sana, papayuhan niyo din po yung ilang OFWs po natin na naghihirap dyan tapos na binibiktima pa rin ng mga kapwa nila Pinay. Hoy Lenny, pangusan ka macho, kung nasaan ka man ngayon, magpakita ka na. Madami kaming inagrabyado mo, ang pamilya namin sa Pinas, nag-aabang doon sa pera na dapat ay padala na namin, yung investment namin sa FCIL mo. Bakit mo tinanghay, wala kang awak, pinaghirapan namin mga OFW yun dito sa Thailand. Sana lumutang ka na ngayon. Ano ba yung mga ginagamit niya palang pangalan ma'am, para lang po ma-aware kami? Ma-aware din yung mga nanonood, ma'am. Sa FB page po, Lenny Pagunsan, Camacho. Okay. Tapos meron din Anel of Macho. Sige, ma'am, ganun pong gagawin natin, ma'am. Idadaan po natin to, ma'am, sa legal na proseso para ito po ay masampahan ng kaso. And mabuti na rin yan, ma'am, at napagbigay alam niya sa amin. At kawawa naman din po kasi yung mga kapwa po ninyo OFWs po dyan na naghihirap po. Opo, yung iba kong kasama dito, last money na nila yun ma'am eh. Pauwi na sila ng Pinas kasi na-layoff na din sila dito eh. Opo. Sige ma'am, mag-ingat po kayo dyan ma'am and babalitaan po namin kayo ma'am. Mag-ingat po kayo ma'am. Okay po, maraming salamat po. Gusto ko lang sabihin sa inyong lahat pala, dito po sa mga videos namin, para makatanggap po kayo palagi ng notification, pindutin niyo po yung subscription. Pag pinindot niyo po yung subscribe, makikita niyo po yung bell. Pipindutin niyo po yung bell. Pag pindot niyo yung bell, meron pong tatlong option doon. Piliin niyo po yung all. Kasi pag pinili niyo po yung all, lahat po ng videos namin, matik, makatanggap kayo. Kasi tatlo yun eh. Meron yung personalize, meron pa yung isa, meron pa yung all. Doon sa all. Okay?